rin magkapatid po ang tema ng una nating kaso. Inireklamo ni ate ang nakababatang kapatid dahil sa pangbubugbog sa kanila. Hindi rin daw ito mapagsabihan ng mga magulang. Gaya video call, makakausap natin ang nagreklamong si Jenaline Duhay Lungsod. Miss Jenaline, magandang umaga sa iyo. Magandang araw po, Sir Rafi. Okay, so meron po kayong kapatid na binubuli po kayo, inaapi kayo? Bali po, pangalawang kapatid ko po yun, panganay po ako. Ilan taong ka na, Jenaline? 20 years old po, Sir Rafi. Okay, good. Now, yung kapatid mo ito, lalaki, ito yung nambubuli sa iyo? Apo, matagal na po yung pambubugbog niya po sa akin, sa amin pong magkakapatid. Bali, sa buong buhay po namin, nakasanayan na po namin na binubugbog niya po. Bakit niya ginagawa to? Hindi ko po alam, Sir Rafi. Pag naabutan lang po siya ng init ng ulo, na hindi po nasusunod yung kagustuhan niya, or else may nagawa pong mali yung mga kapatid kong maliliit, o kaya naman po eh, meron po akong nagawa na hindi ko alam na hindi niya po nagustuhan, nagagalit po siya, nagwawala po siya. Magbigay ko kayo ng example ng mga bagay na naging dahilan para siya ay manakit sa inyo. Katulad na lang mang po nung nung nagbubuntis po ako sa panganay ko po. Noong 2017 po ba yun? Siyempre po, 7 months po yung tiyan ko noon. Ako po eh, naiinitan that time. Tapos yung electric fan po, nasa tabi ko po. Bale, kinuha niya yung electric fan, tinapat niya po sa... Bale, hindi ko na rin po matanda, maliit na bagay lang po yung kinagalit niya. Tapos yun po, ang ginawa niya po sa akin, sinampal niya na po ako bigla at pinagmumura at hinampas po niya ako ng martilyo. Wow. At ito po ay 2017 lang. At nasundan pa yan. Hindi lang sa inyo, kundi sa iba pa mga kapatid. Opo. Bali, noong 2017 na po yun, na-stress na po ako, para na po akong nabaliw. Dumating po sa point na madaling araw po, pumunta po ako sa puno ng mangga. Kinakausap ko po yung puno doon. Kasi po, wala po yung mama ko, wala po yung papa ko. Wala po akong kakampi that time. Kasi pagkakatapos niya po akong bubugin, kami po magkakapatid. Tapos, bali, pumunta po akong Maynila noong nagtrabaho, nagpa-recover po. Tapos, nito lang po ako naka-uwi. Nitong last year po ng September. Magandang umaga po sa inyo, Kap. Boss, magandang umaga po. Chairman Severino Medalla ng Chairman, Santanas Party po. Yes. Chairman, alam niyo na po ba itong problema sa pamilya Duhay Lungsod, sir? Actually, kaharap po ngayon sina PSMS De Los Santos at saka ang ating CSWD Malasique. So, inireport nga po sa amin kung meron kaming alam na insidente na ganito. Okay. So medyo nagulat ako. Pero ang una kong naging aksyon ay pinatawag ko yung area leader ko doon ng health worker, si Merenciana Ledonio. So tinanong ko, ito po bang si Jim Boy na ito? Duhay Lungsod, ay kumusta ang pagkabata? Actually, hindi ko siya personally kilala kung anong edad. So ang tanong ko doon sa tao ko, ano bang edad na nito? Akala ko matanda na. Okay. So, Chairman, sorry, Chairman. Apo. Hold on, Chairman, ha. Ito po, si Jim Boy nasa telepono. Baka bumitaw to eh. Sir Jim Boy, Duhay Lungsod, magandang umaga po sa inyo, sir. Yes. Jim Boy, sa kabilang linya, yung sister mo at saka si Chairman. Sige. Ang reklamo ay nananakit ka raw ng mga kapatid mo? Ano po, dinidisiplina ko po. Wow. Anong klase ng disiplina para sa iyo yung ginagawa mo? Ano kasi, sir, talagang pinagsasabihan ko sa, kumbaga, winawarningan ko, sir, ko sabi ko sa ato, ganito ako magalit, ayaw ko susuwil. Kaya ayaw ko laging manggulpe, ayaw ko magalit. Kaya nga, anong kasalanan ng mga kapatid mo para disiplinahin mo? At ikaw ba'y binigyan ng karapatan ng mga magulang ninyo na para ikaw ang magdidisiplina sa mga nagkakamali? Anong kakasalanan ng mga kapatid mo? Binigyan ako ng aking na ikaw ang kamambala din sa mga kapatid, bibigyan kita ng... Sinabi ng nanay mo yan, nabugbugin mo yung mga kapatid mo pag nagkasala? Eh nga po, sir. Gato siya, sir. Sabi ko sa kapatid ko, iba ang magalit, kaya sabi ko, huwag niya sana ako suwayin. Kaya ayaw ko talaga na nagagalit ako dahil hindi ko mapigilan niya sa sarili ko. Sino ka ba para hindi pwedeng galitin? Who are you? Dinidisiplina ko lang po. Kasi Sir Jim Boy, ganito ano, yes. Kapag itong mga kapatid mo, magsabi lang sila sa amin, hindi ko na ipadadaan to sa first hearing, second hearing, third hearing. Pasensya na kay Chairman. Idedireksyon na namin to sa Women's and Children's Desk at ipakukulong kita. Makukulong ka rito, Jim Boy. Sige, sir. Alam mo ba yun na pwede ka makulong? Apo, sir. Oh. Matindi ka, Jim Boy. Lahat ng kapatid mo, pati yung mga bata pa, minor de edad, pinambubugbog mo. Child abuse ka rito. Ang kaso sir, mo. Ganito. Hindi mo talaga ako, sir. Jim Boy, nagda-drugs ka ba? Nagda-drugs ka?
Hindi ko gagawin yun. So bakit mo nabubugbog na atim, saktan yung mga kapatid mo sa napakababaw na dahilan, sir? Yun nga, sir. Dinisiplina ko, sir. Sir, yung isang kapatid mo, buntis, dinisiplina mo, may pamilya na siya, dapat it's out of your hands kung yung binigyan ka ng karapatan ng mga magulang mo kung totoo yung sinasabi mo. May pamilya na ito. Oh. Ang pagdidisiplina ng magkakapatid, kasi kami, magkakapatid din kami, nung maliliit pa kami, dinidisiplina kami ng nakakatandang kapatid namin, pero once nung nagkaroon na kami ng pamilya, hinayaan na kami ng mga nakakatandang kapatid namin. Oh, sige sir. Oh. Didisiplinahin mo lang sila kung ikaw ang sumusuporta sa kanila, ikaw ang nagpapakain, nagtitwisyon, nagdadamit sa kanila, then you have all the rights para disiplinahin sila kung nagkamali sila because nasa poder sila sa'yo. Apo. Pero... Sir, may mga pamilya na to, buntis na. Hindi mo na dapat sinasaktan. Oo nga sir, yun nga. Mali ko ngayon So, paano to ngayon? Jenaline, inaamin niya, mali raw niya. Anong reaksyon mo? Bali, hindi ko po talaga gustong humantong po kami sa ganito. Alam mo, ni Boy, nasasaktan si ate. Kapag nasinasaktan mo yung mga kapatid natin. Kasi trauma na rin ako sa'yo. Matagal na panahon yung pambububog mo sa amin. Sa akin, tiniis ko yun hanggang ngayon. Dala-dala ko pa rin, nagkaanak na ako. Alam mo ba, yung pamangkin mo, si Jenny, trauma na sa'yo. Ba't naman sa akin? Yung malamahal ko yun, hindi ko... Oo nga. Ang akin lang, natrauma yung pamangkin mo kasi yung kahapon na binugbog mo si Gerald, natulala yung pamangkin mo na ngatal. Mo, kahapon, nandyan kami sa gilid ng kwarto, umiiyak yung pamangkin mo. Jenaline, willing ka ba magkipag-ayos dito or kakasuan natin to? Bali po, masakit po sa akin therapy. Kung sakit po, gusto ko po talagang madisiplina yung kapatid ko para matigil po yung pananakit niya. Thank you. Bilang anak po, iniintindi ko rin po yung side ng anak ko kasi mas inanap po ako eh. Masakit po sa akin na yung Jenaline, anak ko Jenaline, makapahana. Jenaline, no. Para sa akin, we'll give him the dose of his own medicine. Ginagamit yung salitang disiplina, tama? Disiplina para sa inyo, yung bugbugin ka niya. Bugbugin yung mga kapatid mo. Ngayon, sandali, makinig ka, Jimboy. Disiplinahin naman natin siya sa pamamagitan ng batas. Yung ginawa niya sa inyo, didisiplinahin siya ng batas. Ano sa palagay mo? Opo, sir. Happy willing po ko na madisiplina po yung kapatid ko. Gamit, kasi, gamit natin yung batas. Opo, sir. Happy. Laki ng pagkakamali ko. Inamin ko yun. Masakit din, iniisip ko rin yun eh. May mga bagay din na namamali. Dahil nga, di ko kaya kontrolin. Yun nga, yung bilang kaya ate. Sige, bahala siya. Okay lang sa akin. Alam ko nang may mali ako eh. Oh, give. Kulong niya na kung kulong, bahala na. Kung itong plano na Diyos sa akin, hindi mo papag naman ako eh. Hanggang ngayon ba, Jenaline, kayo po'y nasa poder pa rin ni Jimboy? Mama po. Ano po, bahay po to ng mama ko po, Sir Rabi. Bahay po to ni mama at papa. So lahat kayo dyan nakatira sa bahay ng mama mo, kasama si Jimboy? Ni mama at papa, opo, sa isang bahay po. Nanay Nita, alam niyo ba itong pinanggagawa ni Jimboy sa kanyang mga kapatid na nambubogbog at utos niyo raw po? Totoo ba? Alam ko po. Kayo bang may utos nito? Hindi po. Ano po, hindi pinagsasabihan ko naman yan si Jimboy. Kinatapos po mamaya yan eh. Sabi po, pag hindi ka magbawi, papababarangay kita. So hindi niyo po binigyan siya ng basbas na disiplinahin yung mga kapatid niya? Kasi itong ginagamit niyang dahilan eh, galing daw po sa inyong utos sa kanyang papa at mama. Kayo nga po at sa tatay niya. So hindi po totoo. Kasi gusto ko pong bigyan ng leksyon si Jimboy. Gusto niyo bigyan ng leksyon? Oo. Okay, good. Gusto ko bigyan ng leksyon. Kasi lang po, ayaw ko naman po. Gusto kong magbago siya. Yun lang po ang gusto kong mangyari na sana po matuto din siya makikisama sa mga kapatid. Hindi siya ang palaging pakikisamahan. Okay. Pero Nay, ang nasaktan kasi rito ang mga kapatid niya. Sorry Nay ha. Opo. Hindi sa binabypass kita, pero ang gusto ko mag-decide kung kakasuhan o hindi si Jimbo, yung mga kapatid niya, kasi yun po yung mga nasaktan, Nay. Pasensya na, Nay, ha? Pero matagal mo na pala siyang winawarning na magbago, pero hindi pala nagbabago. So, Jenaline, nasa yung desisyon, kasi si nanay ninyo, pinagsabihan na rin pala itong si Jimboy na magbago na. Ultimately, sa iyo at sa mga kapatid mo ang desisyon. Ano sabi ng mga kapatid mo? Bali, kinausap ko po si Gerald po, at saka po yung kapatid ko pong bunso. Sinabi ko po na, Gerald, ba po, anong gusto niyo mayari kay kuya niyo?
nasaktan po ko sa sinabi po nila. Sabi po nila, lagi naman si kuya nananakit. Sabi po ng bunso kong kapatid kanina, ate, sinitmuraan na nga ako niyan ni kuya sa labas. Tapos, yung kapatid ko pong si Gerald, nabugbog na rin daw po sa labas. May nakakita pong kapitbahay. Sinita po siya na wag daw po gawin kaso nagalit po sa kapitbahay na. Okay. Janaline, bigyan kita ng two choices. A, kasuhan siya, or B, palayasin siya. Alin doon sa dalawang gusto mong gawin? Sir Rafi, gusto ko pong... Nasa yung desisyon. Kasuhan siya, makulong siya, or palayasin siya para wala nang mananakit sa inyo dyan. Sir, pwede pong kahit turuan lang natin ang leksyon niya. Turuan ng leksyon? Ano pong klaseng leksyon, ma'am, ang gusto niyo? Kasi pa, Mama. Hindi naman gano'ng kalaki ang kasalanan niya, kumbaga bubutan niya ng magkapatid. So, ano pong gusto niyo mangyari, Nay? Anong klaseng leksyon ang ibibigay natin sa kanya, ipapataw natin sa kanya? Therapy? Humihingi ng tulong sa akin ng pagdidesisyon itong si Nita. Ano po? Sa totoo naman itong pamilya ni Nita, bagaman sila ay dako, financial na kayamanan, ay maayos naman ang pamilya ng mga ito. Ako po ay nakikiusap kung po pwede sa pamilya na ito ay hayaan yung po munang i-monitor namin ang barangay kung ano magiging pagbabago. Kasi umiiyak din naman ito si Nita kasi ang nais lang naman niya ay maging buo pa rin yung pamilya nila, walang parurusahan na palalayasin o ikukulong. Chairman, I get you, Chairman. Apo. Pero it's very easy for you to say that kasi hindi naman ikaw nabubugbog. Apo. Pasensya na po, Chairman, pasensya na po. Kasi kung ikaw po yung nabubugbog, baka ganun din po ang isipin mo kung ano iniisip ngayon ni General, which is parusahan. Apo, again nga po, ang pakiusap lang po ni Ma'am Nita ay sa isang puso ng ina ay magbago lang yung bata, yung si Jim Boy. Okay, so, sige, sandali po, sir. Sige, pagbigyan natin si nanay. Jim Boy. Yes, sir. Kita mo, itong nanay mo, sinasalo ka? Mahal na mahal ka ni Mama. Kahit dumating sa point na sinampal mo na siya, minumura-mura. Kaso bilang anak din, nasasaktan ako sa sinasabi mo kay Mama. Kami ni Gerald, kaming tatlong magkakapatid. Hello, hello. Oo, kilala na kita. Kilala na kita. Kilala kita. Oh, di ba? Oo, alam ko. Pero parehas tayo dumaan sa disiplina ng magulang natin. Pero hindi ako dumating sa point na nagrebelde ng ganyan. Pati kami, pati pa. Ano sa tingin mo yung ginagawa mo pananakit sa mga kapatid natin? Hampasin mo ng bakal? Hampasin mo ng malalaking kahoy na matitigas? After na yun, nakita ko yung galo si Gerald. Di ginamot yun. Sandali, ako magsasalita. Chairman, mawalang galang na sa'yo. No, dalawa lang pong pagpipilian. Hindi po pwedeng tumira pa siya dyan. It's either papalayasin siya or makukulong siya. Nakita ko po yung mga picture, oh. Torture po yung ginagawa sa mga kapatid niya. Hindi ako papayag. Sorry, Chairman. Sorry. Janaline, dalawa lang kainat na nitong kaso. It's either makukulong siya or palalayasin siya. Alin po dun sa dalawa? Kasi ang gusto ni Chairman, pagbatiin na lang kayo and then tapos na. Ganun-ganun na lamang. It's up to you. Mamili ka. Ikaw ang masusunod dahil ikaw nasaktan. Kayo, mga kapatid mo. Pag pinili ko po kasi yung parang palayasin po siya, mahirap sa akin din pagdesisyonan to, pero gusto ko po talagang makulong ang kapatid ko. Makulong dahil, na lang? Dahil nasisira po yung pamilya namin dahil sa pananakit niya. Kaya gusto ko po na ma-realize ng kapatid ko si Jim Boy yung mga mali niya dahil matagal na panahon na po kaming nagtiis sa kamay niya, sa pangmamalupit niya, lalo na yung mga kapatid ko po ngayon. Kaya ma'am, napapanood po namin ang video, nakikita po namin, pinapadipa, tapos itong batang kapatid ninyo, sinasapok, chinichinelas, matindi po talaga ang ginagawa sa inyo. Bakal? Oh, hindi ako papayag. Chairman, pasensya na, Chairman. Hindi ako papayag doon sa pagbabatiin sila. No can do, Chairman. Pasensya na po. Apo. Actually, hindi naman sarili kong intention lamang yon. Ito po yung intention ng kanyang ina. Alam niyo naman po ang mga ina. Nais muna ang pagkakapunan ng pamilya. Naiintindihan ko po yung naramdaman ng mga ko. Naiintindihan ko po yung sinasabi. Sandali po, sir. Ha? Sir, gusto ko mag-usap si Miss Janalyn saka si Nanay Nita. Janalyn. Mama? Nakakatakot pag pinalayas yan, ay pag pinalitan kayo, sige, wala pa naman ako sa Nestle. Yun nga yung
Mama, yun nga iniisip ko. Sabi ko, kausuhan na lang natin, Mama, para madala na rin sa Jumboy, Ma. Ma, naiintindihan ko na nararamdaman mo. Sorry, Ma. Sorry. Pero, Mama, puno na kasi ako, Ma, eh. Yung mga kapatid ko, Mama, kawawa na eh. Hindi ko na kaya na makita na yung pangbubugbog niya, Mama. Pasensya ka na. Kung magagawa ko to. Mama, pasensya ka na po. Pwede nga namin muna sa barangay? Ma'am. Sa barangay, pag-ayusin sila. Ayaw nga po makipag-ayos nitong si Diana Lane. So, ang i-request ko lang kay Chairman, bigyan ng certificate of file action. Kasi kahit na anong klaseng hearing, hindi na papayag to. Magsasayang-sayang lang kayo ng oras ni Chairman. Jesus name. Okay, Nay? Sir, Chairman. So, naiintindihan ko si Jenaline, yung anak. Siyempre, may pinagdadaanan siya at nabugbog siya, kaya nasampahan. So, naiintindihan ko rin naman po ang iyak ng ina kasi simula na ng pagkakaiwala, wala ng pamilya. Ano po? So, sabi nga po ni Nita, siya yung higit na nakakakilala kay Jim Boyd. Mabait naman daw po si Jim Boyd. Alam mo, Chairman, sorry, Chairman, uminit ang ulo ko. Paano naging mabait siya pag pinarusahan niya mga kapatid niya? Daig pa yung hayop. So, Chairman, sandali lang, paano naging mabait ang isang nagtutorture ng tao? Hindi, actually, sabi ng ina po yun. Actually, hindi ko kaya nga, Chairman, sandali lang, Chairman, it is very easy for you to say it kasi hindi po kayo nasasaktan. Di ba? Sir Rapi, okay na lang, okay na po yun. Ganun na lang po yung decision kaso ko po. Kasuhan niyo po. Huwag niyo na po i-play yung video kasi okay. Sige, huwag niyo na i-play yung video. Para makita lang po sana nila itong mga viewers natin kung gaano kalupit itong kapatid niyo. Ang ayoko kasi, ma'am, magkaroon siya ng simpatiya from the viewers. Gusto ko ipakita kung gaano kademonyo ito sa mga viewers natin para walang kakampi sa kanya. Diba, ma'am? Tapos, Sir Rapi. Chairman, pakibigyan na lang po ng certificate file action, ito pong kapatid, para magsampa na ng kaso. Sige po, walang problema po. At pakukuha ko po yung si Jenaline at then we will do so. At siya naman ang naagrabyado, di hahayaan po natin na sa kanya kumiling ang bata. Jim Boy. Yes, sir. Ganito, sasampang ka namin ng kaso. Diyan ka pa rin titira sa bahay. Kasi sir, wala ka mapuntan, GCQ ngayon. Pero sa oras na nanakit ka ulit, patong-patong ng kaso mo, bawat pananakit, one count yan. Sa ngayon, marami ng counts. Huwag mo nang dagdagan pa. Ano yun, sir? Winawarningan pa lang ako? Hindi. Kakasuhan ka. Pero, makinig ka. Pero, may pero okay, dito sir. Pero, pag halimbawa, nakita nila, nagbago ka, pwede pa naman umatras itong mga kapatid mo, desistance ang tawag niyan. Pagdating sa korte, mali mo, okay, at nakita ng mga kapatid mo, nagbago ka na, nagsusorry ka, sinusuyo mo sila, then hindi, pinatawad ka. So, pwede naman sila mag-file ng desistance. Ibig sabihin, patatawarin ka. So, magpakitang gilas ka habang yung kaso nasa korte. Ngayon, kapag hindi ka nagbago, hindi satisfied yung mga kapatid mo na ikaw yung nagbago, then diretso-diretso ka sa kulungan. Fair enough? Yaw ko siya ng gano'n, nagpapakita ng tao. Yaw ko ng gano'n, sir, na, no? Yaw ko ng gano'n, sir. Alam mo, tulungis ka talaga. Sir. Kaya nga sabi ko, ipakita mo na nagkasabi mo, hindi mo na ulitin. This is the time na mapakita mo na nagbago ka na. Habang yung kaso ay nakasampa laban sa'yo. Pag nagbago ka, nakita nito mga kapatid mo na talagang totoo, sinusuyo mo sila, nagpakita ka ng magandang ehemplo, then baka sila yung matras sa kaso. Sir. Eh, sige pa. Chairman. Yes, sir. Nandiyan pala yung pulis sa tabi mo? Opo, isang babae na pulis. Kausapin ko po para maumpisa na yung pagsampa ng kaso. Akala kasi nitong si Jimboy, nagbibiro tayo eh. Ano po, magandang tanghali po. Magandang tanghali. Ito po si Police Senior Master Sergeant Teresa de los Santos po. Opo, Sarge, ngayong araw na ito, magsasampa po ng kaso. Darating po kami dyan mamaya. Ito pong si Janelle at mga kapatid niya, child abuse at kung ano pang pwede maikaso against this Jimboy. At si Chairman po, willing na magbigay ng certificate of file action para mapabilis na pong proseso. Okay, ma'am? Salamat po, Sarge. Darating po kami mamaya dyan, Sarge. Sige po, sir. Thank you po. Jimboy, ito ang masasabi ko, Jimboy. Makinig ka na mabuti, ha. Makinig ka. Habang ang kaso'y nililitis, sasampa kami ng kaso ngayong araw na ito, at sinaktan mo sila, tumawag sila sa amin. Yung araw mismong yan, yung oras mismong yan, padadampot kita kasi pasok pa sa tinatawag na reglamentary period. Ngayon kasi, sabi ni Jenaline, matagal mo na siya sinaktan. Paso na. Pero sa oras na habang yung kaso nakasampa sa'yo, kahit na pinitik mo lang tayo ni Jenaline at ng kapatid mo, padadampot kita, promise. Padadampot kita. Okay? At makinig ka sa akin, hindi ako nagbibiro. Itong pinag-uusapan natin, ipapanood ko to sa mga inmate na kung saan makukulong ka. At yung mga inmate, alam mo nang kainatnan, hindi ko nadudugtungan. Alam na siguro ng mga viewers. Alam mo, isa sa mga inmate doon, si Dagol. Pangalawa, si Perion. Pangatlo, may bago, Jimboy. Kapangalan mo. Yung tatlong yon, mamasayin ka. Okay? Okay, Ma'am Jenaline,
Darating kami dyan mamaya para samahan ka sa pulis, okay? Opo, sir. Jimboy, magpakatino ka na. Malay mo, baka magbagong isip ni Janaline, hindi na ituloy ang kaso. Pero kapag nadagdagan mo, tuloy-tuloy ka sa kulungan, okay? Yeah. Magandang hapon sa'yo. Ma'am Janaline, ibibigay po namin off-air yung mga telephone number namin sa inyo, pati yung telephone number ng Women's and Children's Desk na para kapag naulit pa yung pananakit, tawagan nyo kami, tawagan nyo yung Women's and Children's Desk, agad-agad, may darating sa klolo, mobile patrol car, dadamputin tong kapatid mo. Okay sa'yo? Opo, sir. Thank you po.